Totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir Bibi. Isa din po ako sa masugid niyong tagapakinig. Halos lahat na yata ng mga kwento niyo dito ay napakinggan ko na. Kaya naisipan ko rin pong ibahagi yung aking naging karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mark. Dati po ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong kababalagan. Tuwing may naririnig na ako noon mula sa aking mga kaibigan o kaya naman ay kamag-anak, ay akin na lamang ipinagkikibit-balikat iyon. Na laging iniisip ko na ang kanilang mga sinasabi ay pawang kwento lang at gawa ng kanilang malilikot na imahinasyon. Dito na po kasi ako ipinanganak at lumaki sa Maynila. Pero nung minsang maranasan ko yung nakakatakot na pangyayaring iyon sa buhay ko, ay naniwala na ako. Nangyari po ito nung umuwi kami sa probinsya nila tatay. Namatay po kasi yung lola ko. Kaya umuwi kaming tatlo ng aking mga magulang. Nag-iisang anak lang po ako. Malayo po ang probinsya nila tatay. Natatandaan kong sumakay kami noon ng barko sa Pier 14 sa Maynila. At nang sumunod na araw na kami dumating, may mga sumundo sa amin noon na mga kaanak ni tatay pagbaba namin ng jeep. Unang pagkakataon iyon na nakaranas akong sumakay ng jeep na nasa bubong ako nakaupo. Ang daming pasahero at kargang gamit. At kahit sa loob ng sasakyan ay punong-puno, na mayroon pang mahabang upuan na inilalagay sa gitna. Natuwa naman ako sa mga sumundo sa amin dahil sila yung nagdala ng aming mga gamit. Ang dami naming mga dala noon. Ilang lata ng biskwit yon at kung ano-ano pa. Pinaporter pa nga namin iyon pagbaba namin sa barko dahil sa dami ng mga iyon. Nakilala ko yung kanyang mga kapatid at yung kanilang mga anak. Ang layo din nung nilakad namin papunta sa bahay ng mga magulang ni tatay. Pero di ko naman masyadong naaramdaman yung pagod dahil sa marami kami naglalakad at nagkukwentuhan. Hindi Tagalog ang salita sa kanila, pero madali namang maunawaan ang kanilang lingwahe at marurunong silang magtagalog. Pagkausap nga nila kami ni nanay ay nagtatagalog naman sila. Nang dumating kami sa bahay nila lola, ay sinalubong kaagad si tatay ni lolo at iba pa niyang mga kamag-anak at nag-iyaka na. Gutom na ako noon dahil sa tanghali na napakainit noong mga oras na iyon. Tirik na tirik ang araw na wala kang ibang maririnig kundi ang malalakas nilang mga iyakan at nakakakilabot iyon. Nung nagpapahinga na kami pagkatapos naming makapananghalian, ay nakaupo ako sa isang sulok at matamang nakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Ikinukwento nila sa tatay ko kung paanong namatay si Lola. Na nagtaka ako sa paraan ng kanilang mga
pagkukwento, na parang sinasabi nila na hindi pa dapat umano namatay si Lola. Kahit pa nga nakita kong matanda na talaga ito. Yun kasi ang unang sumagi sa isipan ko. Namatay ito sa sakit at bunga ng kanyang katandaan. Pero ayon sa kanilang pagkukwento, ay may pumatay kay Lola. At kaya pala nasabi nila na hindi ito basta-basta mamamatay sa katandaan o di kaya ay sa sakit. Dahil sa may iniingatan itong isang maliit na libro na kanilang pinaniniwala ang pinagmumulan ng kanyang lakas at karagdagang buhay. Kinagabihan ay nagtaka ako kung bakit tila hindi naragdagan ang mga taong nakikipaglamay. Halos mga kaanak lang ang naroon. Kaya hindi naiwasang magtanong ni nanay. Sabi ni tatay ay umiiwas daw ang mga tao. Natatakot kasi sila na baka madamay. Nalalo naman kami nagtaka ni nanay sa kanyang mga sinabi. Nang lumalim na ang gabi, habang naglalaro kami ng mga pinsang ko, ay bigla na lamang nagkagulo. Narinig namin ang malalakas na pagsigaw na sa aking pagkakaintindi ay parang may nakita sila na gusto nila iyong habulin. Naramdaman ko may humawak sa aking balikat. At nang mapalingon ako, ay nakita ko si tatay. Sinabi niya sa akin na huwag daw kaming lalabas ng silid kahit anong mangyari. Nakita ko may hawak itong itak pero hindi pa iyon nakalabas sa lalagyan nito. At lumabas na sila ng bahay kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki at ilan pang mga kaanak. At narinig naming nagtakbuhan na sila. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay narinig na naming muli ang kanilang mga tinig. Pagpasok nila ay hinarap kaagad sila ni Lolo. Di ko naintindihan ang kanilang mga sinabi. Pero parang tinatanong sila nito kung kanila bang naabutan yung hinabol nila. Nakita kong umiling si tatay. At sinabi nito sa Tagalog na ang bilis daw noon. Wala akong anumang ideya sa kung ano ang kanilang pinag-uusapan. At kung sino yung tinutukoy ng tatay ko na napakabilis. Nang sumunod na araw ay napansin kong nasa isang silid ang aking mga magulang at nag-uusap sila. Lumapit pa ako ng kaunti sa may pinto na bagyang nakabukas at nakinig ako sa kanilang pinag-uusapan. Dahil doon ay nalaman ko na yung kanila palang hinabol noong nagdaang gabi ay isang aswang, na kahit ang nanay ko nang una niyang marinig yon ay hindi makapaniwala at kanya pang naitanong sa aking tatay kung umiiral pa ba raw ang aswang noong mga panahon yon, na sinabi naman ng tatay kung oo at nais daw nitong makuha yung maliit na aklat na nasa pag-iingat ng lola ko nung nabubuhay pa ito. Ganong mga oras na iyon naman ay nakay lolo na. Nakita daw iyon ni lolo na iniluwa ni lola bago tuluyan itong malagutan ng hininga. Kinagabihan noon ay napansin kong nakaabang sila tatay kasama ng iba pang mga kalalakiang naroon. Pero naging mapayapa naman ang buong magdamag. Nang ikatlong gabi na namin doon, habang natutulog ay bigla na lang ako nagising nang may maramdaman akong nakatapak sa aking paa. Pagmulat ko ay nakita ko ang aking pinsan na maimbing na natutulog sa aking tabi. Pagbaling ko
ay may naaninagan ako parang mayroong nasa isang sulok na nasa tabi ng haligi. Medyo madilim kasi noon sa silid na pinagtulugan ko. Dahil yung kaunting liwanag na tumatagos doon ay galing lamang sa nakasinding mga ilaw doon malapit sa ataol ni Lola, na ginamitan lang ang baterya ng sasakyan. Wala pa kasing kuryente noon sa kanila. Ang unang pumasok sa isip ko ay isa lang siya sa mga pinsang ko, na naisip kong baka naihi at doon na lamang umihi sa may haligi na nakaluhod. Pero nang unti-unti nang masanay sa dilim yung aking mga mata, ay nakita kong nakaharap ito sa akin. At sa unang pagkakataon ay noon pa lamang ako nakaramdam ng ganong katinding takot sa buong buhay ko. Nang bumungad sa akin ang kanyang nakakatakot na mukha, na talaga namang napasigaw ako ng ubod lakas. Ang haba ng uso nito, dala na rin marahil ng mga matutulis na ngiping nakausli. At para itong naligo sa mantika dahil sa nangingintap ang kanyang katawan at kakaiba ang kanyang mga mata na masamang nakatitig at hindi man lang kumukurap. Pero mabilis itong lumabas sa bintana nang maramdaman niya nagpasukan na sa silid sila tatay at mga kapatid nito. Itinuro ko yung bintana at sinabing doon ito dumaan. Mabilis silang lumabas ng bahay at tinabuli yon. Pero nang makabalik sila tatay, ay bigo muli sila na maabutan yon. Kinabukasan ay nakita kong nag-uusap-usap silang lahat. Napagkasunduan nila na kanilang pupuntahan na yung aswang sa bahay nito. Pagkat nalaman ko na kanila naman pala iyong nakilala, narinig kong nagsalita pa si tatay at sinabing mas makabubuti pang araw yung gagawin nilang iyon upang matapos na ang lahat at malaman na rin daw kung ano ang totoo bago pa mailibing si Lola. At nakita kong inilabas ni Lolo yung maliit na aklat na pagkaisan din nila na ibigay na iyon. Yaman din lamang na iyon lang talaga ang pakay nito, na wala naman ni isa sa kanila ang may gusto na mga laga noon. At nagpaalam na sila. Pero nakiusap ako kay tatay na kung maaari ba akong sumama. Nung una ay hindi ito pumayag. Kahit si nanay ay pinagsabihan ako. Pero naging mapilit ako at narinig ko si Lolo na sinabing pasamahin na ako at umalis na kami. Malayo-layo din ang nilakad namin papunta doon sa bahay ng aswang. Nang matanaw ko yung bahay ay nanindig na kaagad yung mga balahibo ko sa aking katawan. Napakakulimlim ng lugar na pinagtitirikan ng bahay ng aswang, na ibang iba ang itsura kesa sa kapaligirang nasa labas ng bakuran nito. At nakasaradong lahat ng mga bintana at pinto ng kanilang bahay. Nang nasa harapan na kami, tatawag pa lang si Lolo ay bigla na nagbukas ang bintana at bumungad sa amin ang isang babae. Nagtaka ako nang tawagin niya si Lolo na tatay. Dahil nang tawagin niya ang kanyang asawa at sabing naroon kami nila Lolo, ang banggit niya dito ay tatay. Naisip ko na marahil ay paraan niya lamang iyon ng paggalang. Pero nung magbukas na ang pinto, pagkakita sa amin ng lalaki, ay agad nitong tinawag si tatay na kuya. Kapatid pala ito ng tatay ko.
pinapasok niya kami sa kanilang bahay at nag-usap sila. Sinabi nito na yung aklat lang ang kanyang pakay at wala nang iba. At mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Lola nang tanungin siya nila tatay. Sinabi pa nito na kahit ganun na siya, na isa na siyang ganap na aswang, ay hindi niya umanong magagawa ang gayon sa sariling ina. Dagdag pa nito, sa kababaryo nga lang daw ay di nila magawang kantiin sa kanila pa kaya na sarili niyang kadugo. Sabi pa nito, marahil ay pinili na umano talaga ng kanilang ina na isuka na yung maliit na aklat pagkat gusto na nitong mamahinga. Inilabas ni Lolo yung aklat mula sa kanyang bulsa at iniabot iyon sa chewing kong aswang. Nang pabalik na kami ay nalaman kong nahawa pala ang kapatid ni tatay sa asawa nito. At simula noon, dahil sa mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ay mas pinili na lang niyang iwasan na sila. Pero ang alam daw nila tatay ay hindi naman talaga kumakain ng tao ang ganong uri ng aswang na katulad nila. At iyan po ang aking karanasan, Sir Baby. Sana po ay magustuhan nyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. At more power pa sa inyong channel. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Lilian Colliado, Haven Good Bless, Misuki Kawabata, Melissa Nicole Sha, Janice Sarat, Ann Gandara, Rika Ay Raquel Santos, Kent Barrel, Krista Claire, Maria Fe Escudero, Ida Hofana, Aleya May Pitagan, Jodeline Avila, Marina Gonzalez, Ana Sanchez 1987, Elena Cabagnot, Maria Rosel Avendano, Gloria Sabino, Lina Malabag Marcelino, Mary Jane Bacaro, Quinilin Haculo, Jay Bugis, Agnes Jimenez, Gina Solueta, Janice Lema, Rosmen Quaresma, Charmaine Saneo, Jovan Abanyo, Aileen Mostrado, Josephine Barrientos, Maria Mirasol Harabe, Dennis Gadugdog, Ces Espectre, Resi Madrid, Ronda Jackis, Jen Marcelo, Carmelita Mabanag, Erlina Kokjin Magnuson, Roy Siruto Mahilo, Ket Aguilar, May Box, Tess Lasso, Jenny Lynn Falses, Shasta Sharp, John Reniel Sakate, Julie Ruel, Maria Lisel Baro, Kenny Gonzales, Simply Lilet, Ina Baltar, Presbyteros Rose, Merly Canoy, Don Diaz, Lawrence Lianto, Soterania Aloba, Jovil Dante, Mark Loreto de Ocampo, Charlone TV,
Anita Gopo, Sweet Lady Centeno, LG, Samelby Sapal, Hamir Perulino, Bernadette Pasqua, Cherry Mae Escaner, Leia Del Mundo, Norilyn Lentuco, Lab Enchan Tres, Chilalargo Logias, Mary Asilar, Randy Cagayanan, Rafi Estor, Lovely Heart, Angela Meiti, Amelita Nicor, Janet Verga, Jonah Cadano Bisario, Maricel Alforque, Aline Competente, Jamar Bilarmino, Fauzi Family, MJ Espliguera, Jerry Amigo, Mananapot Kid TV, Rose Concepcion, Brents Texon, Renz Rotoni, Dino Castor, Lara Piliado, Gian Len Molina, Rubina Dairo, Rowena Diaz Velasco, Mary Grace Risaldo, 18 Miles Away, Rolando Escala, Jet Polikit, CJ Nyepas, Mayet C. Malayba, Jerome Tribiana, Ana Marie Esteban, Bertong Balibag, Gestoni Marvin LV, Pedro Tampos, Herman Marasigan, Lisor Haas, Boss Oena Uragon, Linda Lin, Georgie Emilian Isayla, Sheila Lablab Liamato, Ding Loberisa, J. Chris Channel, Roselia Doria, Ana Tapion,